ang Panginoong bulkin. Ialay mga awitin sa piging na handog niya sa atin. Tayo'y magbigay galang sa Diyos na sa atin may sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo ay maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Panginoong Jesus, binigyan mo kami ng bagong buhay. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoong Jesus, pinapatawad mo ang aming mga kasalanan. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoong Jesus, binabahagi mo sa amin ang iyong katawan at dugo sa Eucharistia. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng Diyos Amang makapangyarihan. Patawarin ang ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Papuri sa Diyos sa kaitaasan at sa lupa'y kapayapaan sa mga taong kinalulugdan niya. Pinupuri ka namin, binarangal ka namin, sinasamba ka namin, ipinagbubunyi ka namin, pinasasalamatan ka namin, dahil sa dakila mong angking kapurihan. Panginoong Diyos, Hari ng Langit, Diyos Amang makapangyarihan sa lahat, Panginoong Jesucristo, Bugtong na Anak, Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, Anak ng Ama, Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, tanggapin mo ang aming kahilingan. Ikaw na nalulukluk sa kanan ng Ama, maawa ka sa amin, sapagkat ikaw lamang ang banal, ikaw lamang ang Panginoon,
Ikaw lamang, O Jesucristo, ang kataas-taasan, kasama ng Espiritu Santo, sa kadakilaan ng Diyos Ama. Amen. Manalangin tayo, Ama naming makapangyarihan, kalugdan mo kami at pagbigyan na magkamit ng kaloob mong karagdagan upang sa maalab naming pananalig, pag-asa at pag-ibig, kami ay mamamalaging tumatalima sa iyong kautusan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo na po ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Jeremias. Parurusahan ng Panginoon ang mga namumunong walang malasakit sa kanilang mga nasasakupan at pinababayaang ang mga ito'y mangalat at mamatay. Ito ang sabi ng Panginoon, ang Diyos ng Israel, tungkol sa mga tagapanguna ng kanyang bayan. Pinapangalat ninyo at pinabayaan ang aking kawan. Hindi ninyo sila binantayan, kaya't kayo'y parurusahan ko dahil sa inyong ginawang ito. Ako na ang magtitipon sa nalabi sa aking mga tupa mula sa lahat ng lupaing pinagtapunan ko sa kanila. Ibabalik ko sila sa kanilang tinubuang lupa at sila'y muling darami. Hihirang ako ng mga pastol na magmamalasakit at mga ngalaga sa kanila. Hindi na sila muli pang daranas ng takot at agam-agam at wala nang maliligaw kahit isa. Akong Panginoon ang may sabi nito, nalalapit na ang araw, sabi ng Panginoon, na pasisibulin ko mula sa lahi ni David ang isang sangang matuwid, isang hari na buong karunungang maghahari, paiiralin niya sa buong lupain ang batas at katarungan. Magiging matiwasay ang Huda sa panahon ng kanyang pamamahala at ang Israel ay mapayapang mamumuhay. Ito ang pangalang itatawag sa kanya. Ang Panginoon ay matuwid. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Pastol ko'y Panginoong Diyos, hindi ako magdarahop. Pastol ko'y Panginoong Diyos, hindi ako magdarahop. Panginooy aking pastol, hindi ako magkukulang. Ako'y pinahihimlay sa mainam na pastulan at inaakay niya ako sa tahimik na batisan. Binibigyan niya ako niyong bagong kalakasan. Pastol ko'y Panginoong Diyos, hindi ako magdaraho. At sangayon sa pangako na kanyang binitiwan, sa matuwid na landasi doon ako inaakay. Kahit na ang daang iyo'y tumatahak sa karimlan, hindi ako matatakot pagkat ika'y kaagapay. Ang tungkod mo at pamalo ang gabay ko at sanggalang. Pastol ko'y Panginoong Diyos, hindi ako magdaraho. Sa harapan ng lingkod mo, ikaw ay may handang dulang. Ito'y iyong ginagawang nakikita ng kaaway. Nalulugod ka sa akin na ulo ko ay langisan, at pati na ang kalis ko ay iyong pinaaapaw. Pastol ko'y Panginoong Diyos, hindi ako magdaraho. Tunay na ang pag-ibig mo at ang iyong kabutihan sasaakit tataglayin habang ako'y nabubuhay. Doon ako sa templo mo,
lalagi at mananahan. Pastol ko'y Panginoong Diyos, hindi ako magdaraho. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Efeso. Mga kapatid, ngayon, dahil sa inyong pakikipag-isa kay Kristo Jesus, kayong dating nasa malayo ay nailapit na sa pamamagitan ng kanyang kamatayan. Pinagkasundo niya tayo, kaming mga Hudyo at kayong mga Hentil ay kanyang pinag-isa. Sa pamamagitan ng kanyang katawan, pinawi niya ang alitan na parang pader na naghihiwalay sa atin. Pinawalang bisa niya ang kautosang pawang mga utos at tuntunin upang pag-isahin sa kanya ang dalawang bayan at maghari ang kapayapaan. Sa pamamagitan ng kanyang kamatayan sa krus, winakasan niya ang alitan ng dalawang bayan, kapwa pinapanumbalik sa Diyos at pinagbuklod sa iisang kawan. Naparito si Kristo at ipinangaral sa lahat ang mabuting balita ng kapayapaan. Sa inyong mga Hentil na malayo sa Diyos at sa mga Hudyo na malapit sa Kanya, dahil kay Kristo, tayo'y kapwa makalalapit sa Ama sa pamamagitan ng Espiritu. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo po ang lahat. Ang tinig ko'y pakikinggan nang kabilang saking kawan, ako'y kanilang susundan. Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, bumalik kay Jesus ang mga apostol at iniulat ang lakat ng kanilang naisagawa at naituro. Napakaraming tao na dumarating at umaalis, ano pa't hindi na makukang kumain ni Jesus at ng kanyang mga alagat. Kaya't sinabi niya sa mga ito, magtungo kayo sa isang ilang na puok upang malayo sa karamihan at makapagpahinga kayo ng kaunti. Umalis silang lulang ng bangka at nagpunta nga sa isang ilang na dako. Ngunit
maraming nakakita sa kanilang pag-alis at nakilala sila. Kaya't mula sa lakat ng bayan, ang mga tao ay patakbong tumungo sa dakong pupuntahan ni Jesus at nauna pang dumating doon kaysa kanila. Paglunsad ni Jesus, nakita niya ang napakaraming tao. Nakabagsya sa kanila sapagkat para silang mga tupa na walang pastol. At sila ay tinuruan niya ng maraming bagay. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo na po ang lahat. Bakit pinatigil ng ating Panginoong Jesus ang mga apostol sa kanilang trabaho? Bakit pinatigil ng ating Panginoon ang mga apostol sa pagharap sa mga tao at paglingkuran ang mga ito? Sapagkat nakita ng Panginoon, pagod na ang mga apostol. Kaya inutusan sila, tigil muna ang trabaho. Magtungo kayo sa isang ilang na walang tao para doon magpahinga muna kayo at kung maaari, kumain ng husto. Kaya ang ibig ipaalam sa atin ang Ebanghelyo, pagod ang mga apostol, inutusan, hindi po pinakiusapan. Inutusan ng Panginoon ang mga apostol na tumigil muna sa pagtatrabaho at pumunta sa isang ilang upang magpahinga. Ano ngayon ang ibig ipaalam sa atin ng Panginoon dito sa ating Ebanghelyo? Sa kasalukuyan, kung tayo ay pagod na pagod sa dami ng ating trabaho, gusto man natin o hindi, itigil muna natin ang ating ginagawa at magpahinga ng husto. Kung pagod tayo, obligasyon natin na magpahinga ng husto. Bakit utos ng ating Panginoong Jesus yan, na kung pagod tayo, ano man ang ating ginagawa, itigil, magpahinga? Bakit utos ng ating Panginoong Jesus yan sa atin? Maraming dahilan. Babanggit lamang tayo ng ilan. Ang taong pagod, laging kumakayod, nagtatrabaho, walang tigil, at pagod na pagod. Ang taong pagod na pagod,
Madaling uminit ang ulo. Mawawala ng pasensya. Madaling magalit. Yan ang dahilan kung bakit marami sa atin madaling magalit. Walang pasensya. Madaling mairita. Ang pinakadahilan yan. Pagod na kasi tayo. Kaya madali tayong magalit. Paminsan-minsan, kung kayo ay nagkukumpisal, bakit ang pari? Mainit ang ulo. Pinapagalitan tayo sa loob ng kumpisalan. Dapat maunawain siya, may pasyensya at makinahon. Bakit nagagalit ang pare? Kaya ayaw tuloy natin magkumpisal. Ang pinakadakilan po kung bakit may paring madaling magalit. Pagod na siya. Kaya madaling ma-irritate. Konting mali natin sa kumpisalan, nagagalit na ang pare. Pagod na kasi siya. Kaya ang payo namin sa mga pare, kung pagod kayo, huwag magpakumpisal. Masisira ang inyong pakikitungo sa nagkukumpisal. Kaya ayaw ng Panginoon na pagod tayo, itutuloy pa natin ang ating trabaho. Ang utos niya, itigil! Madali tayong magalit sa tao. Ang ikalawang dahilan, ang taong pagod na pagod, anuman ang trabahong ginagawa niya, hindi magiging maayos. Isang halimbawa, bakit kung nag-aaral tayo, walang pumapasok sa ating ulo? Nahihirapan tayo sa pag-aaral. Ang pinakadahilan, pagod na kasi tayo. Kaya hindi tayo makapag-aral mabuti. Kaya ang ikalawang dahilan kung bakit kung pagod tayo, magpahinga kaagad. Sapagkat kung hindi tayo magpapahinga, anuman ang ginagawa natin, magkakamali tayo sa maraming paraan. Ang ikatlong dahilan, ang taong pagod na pagod, madaling magkasakit at madaling mamatay ng maaga. Bakit tayo sinisipon? Nalalagnat. Ang pinakadahilan po, pagod na kasi tayo. Ang ating katawan, wala nang resistensya para pigilin ang mga germs na pumasok sa ating katawan. Kaya tayo ay nasisipon, nagkakalagnat. Pagod na tayo. May naalaala akong pangyayari. May isang pari, Monsignor, may pupuntahan. Ang kanyang driver, hindi dumating sa oras. Sapagkat pagod na yung Monsignor, galit na galit, at hindi dumating sa oras ang kanyang driver. Pagdating ng kanyang driver, binulyawan kaagad, pinagalitan ng husto. Yung Monsignor na stroke, itinakbo sa hospital.
pero dead on arrival. Bakit namatay yung pari? Nagalit kasi. Bakit nagalit? Paano kasi pagod na pagod? Kaya kung tayo ay pagod na pagod at hindi tayo magpapahinga, madali tayong magkasakit, maaga tayong mamamatay. At marami pang dahilan. Kaya ang ating Panginoong Jesus sa ating Ebanghelyo ngayong umaga, ang utos niya, hindi po payo ah, ang utos niya, kung pagod na pagod, gusto man natin o hindi, magpahinga. Kung hindi natin gagawin yan, mapapahamak tayo sa maraming paraan. Kaya kung ayaw niyong magkasakit, kung pagod na pagod, pahinga kaagad. Huwag ipagpatuloy ang pagtratrabaho. Katulad dito sa Ebanghelyo, napansin ng Panginoon, pagod na pagod ang kanyang apostol. Kahit maraming gawain, sabi niya, iwanan niyo muna ang mga tao. Tumakay kayo sa bangka, tumawid ng lawa, pumunta sa isang lugar na ilang, na walang katao-tao, para magpahinga muna kayo. Sana masunod natin ang payo ng Panginoon na kung pagod, dapat magpahinga. Sa totoo lang po, kung pagod na pagod kayo at ayaw pa ninyong magpahinga, nagkakasala kayo ng laban sa thou shalt not kill. Pinapatay ninyo ang inyong sarili. Kaya tumayo po tayo at ipakayag natin ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako sa Diyos namang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus na matay inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang maikatlong araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, nalulukluk sa kanan ng Diyos tamang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at tuhukom sa mga nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng mga nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Minamahal kong mga kapatid, sa pamamagitan ng kanyang anak na si Jesus, namalas natin ang awa at malasakit ng Diyos. Kaya buong pagtitiwala nating idalangin sa Kanya ang ating mga kahilingan. Ang ating tugon, Panginoon, kaawaan mo kami at dinggin. Panginoon, kaawaan mo kami at dinggin. Pagpalain mo nawa ang gawing mga tunay na pastol ng inyong kawan ang Santo Papa, mga obispo, kaparian at mga lider laiko, nang sa gayoy patuloy silang mangalaga ng inyong bayang hinirang at mag-alay ng mga sarili tungo sa kaganapan ng iyong kaharian.
Manalangin tayo. Panginoon, kaawaan mo kami't dinggin. Tulungan mo, Diyos Ama, ang mga namumuno sa aming pamahalaan. Nasundan ang halimbawa ni Jesus sa mabuting pastol. Maawain, mapagkumbaba, at tapat sa sinumpaang tungkuling pangalagaan ang karapatan at dignidad ng kanilang mga pinaglilingkuran. Manalangin tayo. Panginoon, kaawaan mo kami't dinggin. Tulutan mo nawang madama ng mga taong tigib ng kalungkutan at naliligaw ng landas ang pag-ibig mo sa pamamagitan ng pagkakandili at pagtulong ng kanilang mga kapwa-tao. Manalangin tayo. Panginoon, kaawaan mo kami't dinggin. Gabayan mo sa kani-kanilang mga misyon ang mga relihiyoso at relihiyosa nang manatili silang tapat sa iyong kalooban, o Diyos Ama. Naway akayin at tipunin nila ang mga tupang nangalat mula sa iyong kawan. Manalangin tayo. Panginoon, kaawaan mo kami't dinggin. Ipamalas mo, Diyos Ama, ang liwanag ng buhay na walang hanggan sa mga kapatid naming nahimlay, nang sa gayoy manatiling buhay ang kanilang pag-asang sila'y muling mabubuhay. Manalangin tayo. Panginoon, kaawaan mo kami't dinggin. Ama, dinggin mo ang mga panalangin ng iyong bayan. Punuin mo kami ng iyong kagandahang loob at awa. Hinikiling namin ito sa ngalan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Magsiupo na po ang lahat. Pag-aalay namin sana ay kalugdan mo, isang bayan na nagpupukay, nagmamahal sa'yo. Saan yun itong tinapay na nagdudulot ng buhay at alap na sa gisag ng bigay mong kaligtasan. Pag-aalay namin sana ay kalugdan mo, isang bayan na nagpupugay, nagmamahal sa'yo. Saan yun ito napay na nagdudulot ng buhay at alak na sa gisag ng bigay mong kaligtasan? Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo upang ang pag-aakin natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, lahat ng iyong mga pag-aakin na ipinag-utos noong araw ay iyong pinagtibay sa isang aking hantungan ng tanan. Tanggapin ang ginaganap ngayon ng iyong mga lingkod at basbasan mo ito sa kabanalan na gaya ng iyong kaloob. Sa mga alay ni Abel na lubha mong ikinalugod, upang ang mga handog ng bawat isang nagbigay
para sambahin ang banal mong ngalan ay magkamit ng karagdagan mong kasiyahan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Lubhang nabagbag ang kanyang loob sa pagkakamali ng tao sa San Sinukob. Kaya't minabuti niyang siya ay ipinanganak ng birhen na bukod mong pinagpala sa babaeng lahat. Sa labi ng imbing kamatayan, kami ay inagaw ng namatay mong anak. Sa pagkabuhay niya, kami ay kanyang binuhay upang kaugnayan namin sa iyo ay huwag magwakas. Kaya, kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang kumpay sa kalangitan, kami ay nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ikahandog para sa inyo. Gayon din naman, noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipat. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat
sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-aalaala sa akin. Magsitayo po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-aalala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami ay nagpapasalamat dahil kami ay iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco, aming Papa, Jose, aming Obispo, ang kanyang katuwang na obispo at ng tanang kaparian. Alalakanin mo rin ang mga kapatid naming nakimlay nang may pag-asa na sila ay muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birhen Maria na ina ng Diyos, nang kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namukay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. 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 Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipakayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo.
Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa mga nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin, Ama, iadya mo kami sa lahat ng masama. Pagkalooban kami ng kapayapaan sa araw-araw. Iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapakabakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapakayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tungkayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod ito po ang lahat. Ang kordero ng Diyos, ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Handa kong ibuwi
sa akin, alang-alang sa iyong kaligtasan. Batid ko kung sino ikaw. Ako'y pastol mong sa'yo'y nag-alaga. Batid mo rin kung sino ako. Na nagmamahal sa iyong lubos. Handa kong ialay ang aking buhay alang-alang sa aking mga lahat ng sa akin, alang-alang sa iyong kaligtasan. Kahit na mawalay sa aking piling, ikaw ay aking hahanapin. At kapag ika'y natagpuan, pauwi sa balikat ko'y ipapasahan. Handa kong ialay ang aking buhay alang-alang sa aking mga tupa. Handa kong ibuwis ang lahat na sa aking alang-alang sa iyong kaligtasan. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, manatili kang kapiling ng iyong sambayanan na ngayon ay pinapakinabang buo sa iyong sariling buhay, at gawin mo na kami ay pasulong na makahakbang mula sa dati naming pagkamakasalanan patungo sa pagbabago na nagdudulot ng iyong kabutihan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sinuman ang nabubuhay para sa sarili lamang. Walang sinuman ang namamatay para sa sarili lamang. Tayong lahat ay may pananagutan sa isa-isa. Tayong lahat ay tinipo ng Diyos na kapiling niya. Magsitayo po ang lahat.
Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Kaawaan kayo ng Diyos at gawaran niya ng pagbabasbas ang inyong mga larawan, mga dasalan at mga ibang religious articles upang makatulong sa inyong kasalukuyang buhay sa ikaunlad sa paggawa ng kabutihan upang inyong makamit ang ligaya sa kalangitan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayong lahat ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang misa. Humayo tayong mapayapa. Salamat sa Diyos. Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan, Nuestro Padre Jesus, Nazareno. Iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong inamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, hindi narangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno.